Sa ngayon, kalahatihan na ng St. Francis Street ay nagawa na. At tignan nyo ang view dito. Okay guys, nandito ako ngayong hapon sa Tabang Bridge number 1. At yun, kung makikita nyo, yun ang NSCR Guiguinto Station. At yung poster rito ay may kataasan dahil ito mismong Tabang Bridge na to ay kukumbabawa ng North-South Commuter Railway Project. Yung mga blue na gantries na yan, 20-tonner, yan pina-fabricate ang mga steel reinforcements. Pag dinaretso mo yan, iyan yung Tabang Entry sa NLEX. At ito na mismo yung St. Francis Street. Nabanggit ko na sa mga nakarang vlogs natin na kasalukuyang ginagawa ang magiging access road mula sa MacArthur Highway at saka dyan sa Tabang Entry and Exit. Lahat yan na ng St. Francis Street ay nagawa na. At tignan nyo ang view dito. Grabe, ang taas ang poste, no? Ito mismo ang NSCR Guiguinto Station. Nakapagitan ng istasyong ito sa NLEX Tabang at MacArthur Highway. Sa ngayon ay kumpleto na ang gawaing pundasyon para sa istasyong ito. At ayan, makikita nyo ginagawa na mga columns or poste para sa nasabing istasyon. Lipat naman tayo sa east side. At sa gitnang bahagi ng istasyong ito, sinisimula na rin gawin ang mga columns. Yan nga, at ang kaibahan ng istasyong ito kumpara sa naunang Balagtas Station ay 3-story building ang istasyong ito. Kung mapapansin nyo, sadyang may kataasan ng mga piro poste sa istasyong ito, di ba? Balik ulit tayo sa west side ng istasyon at ang direksyon pa rin ng drone ay papunta sa Balagtas. Sa ibabaw ng mga natapos ng viaducts ay naitaas na rin ang mga precast parapet walls. Pwede nating asahan na sa mga darating na araw ay maaari na nilang ikabit ito kamukha ng nakita natin sa Malolos at sa Balagtas. Sa 13 span naman makikita natin itong kulay blue na mga sets ng parapet gondola at sinusundan nito ang direksyon kung saan papunta ang launching gantry. Sa nakaraan nating vlog dito sa Guiguinto noong 3 linggo ng Enero, nasa 20 span na dito sa Guiguinto. Pero ngayong 1 linggo ng Marso, nasa 28 span na itong launching gantry. At pag natapos dito, katumbas nito ang habang nasa 1,100 meters na completed viaducts para lamang dito sa bayan ng Guiguinto. Impressive! Sa kasunod na span, naghihintay ang mga segmental box girders bilang advanced segment stock. At sa kasunod na span, sa 30, ay narito ang suliranin. Tignan nyo ang linya ng kuryente na hindi pa rin nare-realign. Nasa 7 span na lang at makukumpleto na din ang viaducts hanggang dito sa Guiguinto River. Natatandaan ko pang barmat ang tawag ng mga nakatira malapit sa lugar na ito. Kung walang magiging iba pang balakid sa paggawa, kulang 6 linggo lang siguro ay makakarating din ang LG dito. Pagdating naman dito sa mismong ilog, i-apply dito ang balance cantilever method na siyang karaniwang gagawin sa mga river crossings para sa project na ito. Malamang din sa malamang, ito yung unang kurbadang magagawa across NSCR project. Napansin ko lang pagdating dito sa kurbada, parang mas maiksi yung span dito kumpara sa typical na 40 meters. Ito
Ito ang old PNR Guiguinto Station at ito naman ang huling pier na nagawa papuntang Balagtas Station. Yan lang muna sa ngayon. Maraming salamat.